Ang Italia ang naging epicenter ng COVID-19 nang magsimula ang pandemya noong Marso. Dahil sa mahabang lockdown, maraming negosyo ang nagsara at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho at hanap buhay. Pero hindi pinanghinaan ng loob ang ilan sa ating mga kababayan at sa halip ay nakakita ng pagkakataon para kumita ng pera. Gaya ni Leslie Centeno Peña at mga kapatid na nagkaideya sa pagbubukas ng ice cream shop sa gitna ng pandemic. Ayun nga, ako yung kusina ko na nagsarado kami. Yung dalawang mga kapatid na nagtatrabaho sa restaurant at ice cream shop, natigil din sila kasi tumigil na yung kumbaga, nagsarado lahat. So noon, isipan namin na ano kailangan gawin. Dream nga namin, ever since pang pamilya, magkaroon kami ng sariling negosyo. Kasama ni Peña ang apat na kapatid mula sa pagkonsepto, paghanap ng machine, construction ng shop at paggawa mismo ng ice cream. Pinagsama-sama nila ang kaalaman ng bawat isa at determinasyon para maisakutuparan ang kanilang pangarap. Actually, namin yung nagsasabi sa amin, ang lakas na loob namin kasi pandemic, may crisis yung kumbaga ekonomiya. Talagang sinugal namin lahat kung yung meron, yung hawak namin pera. Lahat yung aming sarili yung... Para sa pamilya namin, bawat isa sa amin. Para kumaga yung mga anak namin, magkaroon sila ng base. Pagdating na nasa edad na dichoto, madurene, meron silang may negosyo na sila. Summer season nang magbukas ang kauna-unahang Pinoy ice cream shop sa Italy. At bukod sa Italian gelato flavors, ay ipinagmamalaki ng sorbetero ang Pinoy na sorbetes flavors. Ang best seller namin is yung ubi makapuno at saka yung halo-halo at yung cheese. Yes, Italiano, Filipino, no, binibili namin kasi tinadaya talaga kami. Nagpapasalamat kami dahil sa kabila ng pandemya. Malaki yung naging suporta ng mga kababayan natin. Dahil maganda ang naging feedback ng mga customers, hindi lamang masarap na ice cream ang handog ng sorbetero, pati na ang pagkakataong kumita ng pera ang mga kababayan sa pamamagitan ng pagiging resellers. Ang dating pangarap na negosyo na bigyan ng katuparan sa sitwasyong hindi inaasahan. Positibo na may pera kahit may pandemya at tiyak ang pag-asenso kung ang sipag at tiyaga sasamahan pa ng pagiging madiskarte at maabilidad. Yan ang galing ng Pinoy. May Muling Tapang, TFC News, Milan, Italy.